Magandang araw po, weather update po muna tayo. Pag-asa weather update as of 4 PM, May 23, 2023. At latest update sa bagyong Mawar. Magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday at sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po, southwesterly wind flow o hangin na nanggaling sa southwest or timog kanluran, patuloy pa rin nakaka-apekto sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya asahan po natin, makakaranas po tayo ng kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Palawan. Meanwhile, kung makikita po natin sa ating satellite image, may mga kaulapan po tayo na dala ng isang frontal system at magdadala ng mga pag-ulan, particularly sa Batanes and Babuyan Islands. Sa nalalaming bahagi naman ng ating bansa, magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions, liban na lamang yung mga tsansang isolated, mga pulupulong pag-ulan na dala ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. At sa ngayon po, may binabantayan tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 2 PM kanina ay tuluyan po itong lumakas at naging isang super typhoon na may international name na si Mawar. Si Bagyong Mawar, huling namataan sa layong 2,285 kilometers silangan po yan ng Visayas. At sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong Hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit habang ito'y tinatahak yung karagatan, posible po itong lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility at pumasok ng PAR by Friday or Saturday. At posible po nitong ma-enhance or mapalakas yung hangin from galing sa Timog Kanluran. At ito'y naman magdadala ng mga pag-ulan or mga kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan particularly sa western section ng Visayas as well as Mindanao as well as some parts ng Luzon. Sa ngayon po, wala pa itong mababa po yung chance na maglalandfall po ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin tayong mag-antabay sa updates patungkol dito sa binabantayang bagyo. Sa magiging panahon naman sa Luzon bukas, dahil sa epekto ng frontal system, patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan, particularly sa Batanes and Babuyan Islands. Meanwhile, dahil naman sa southwesterly wind flow, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa Kalayaan Islands as well as sa Puerto Princesa. For the rest of the country or for the rest of Luzon, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsangang panahon. Hindi ba na lamang yung mga tsansang isolated mga pag-ulan na dala ng localized thunderstorms. Temperature sa Lawag maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 18 to 22. For Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius. Para sa Tagaytay, Kalayaan Islands, as well as Puerto Princesa, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius ang maximum temperatures. For Tuguegarao, mainit na temperatura yung ating mararanasan, aabot ng 36 degrees Celsius. At for Legazpi naman, 26 to 35 degrees Celsius. So magiging panahon naman sa Visayas as well as sa Mindanao, magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsangang panahon. Di ba na lamang yung mga tsansang isolated ng mga pulupulong pag-ulan sa hapon o sa gabi dala ng localized thunderstorms. At para sa magiging temperatura sa ilang lalawigan sa Visayas, for Iloilo and Tacloban, maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius, Metro Cebu 25 to 33, at sa ilang lalawigan naman sa Mindanao, for Zamboanga, maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius, para sa Cagayan de Oro 25 to 32, at sa Davao naman 25 to 32 degrees Celsius. Sa kalagayan ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman pa rin ang mga pag-alo ng ating mararanasan at wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Over the next few days, particularly sa darating na Thursday hanggang Friday, for Metro Manila, Baguio City as well as Legazpi City, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang yung mga chance ng isolated mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. For Metro Cebu by Thursday and Friday, asahan pa rin po natin magpapatuloy yung generally fair weather conditions. Ngunit pagdating po ng Saturday, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng southwesterly wind flow or enhanced southwesterly wind flow habang papalapit itong bagyong si Bagyong Mawar. For Metro Davao, ganun din. Thursday, general fair weather conditions po tayo. By Friday or Saturday, makakaranas po tayo ng increased frequency ng mga thunderstorms. For Metro Manila, temperatures mula 25 to 33 degrees Celsius.
For Baguio City naman, 18 to 23. Legazpi City, 24 degrees Celsius. For Metro Cebu naman, 25 to 33. At sa Metro Davao, 25 to 33 degrees Celsius. So, yun lamang po muna para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe, everyone!